Kung patipiran lang sa gas ang hanap mo sa scooter, ito ang para sa'yo. Honda Beat 110 na merong fuel consumption average na 58.2 kilometers per liter at mas pinalaki na ang tank capacity niya na 4.2 liters. Ang makina nito ay 4-stroke single overhead cam air-cooled 110 ESP engine with PGM FI na may lakas na 8.88 horsepower at 7,500 RPM at may 9.3 Nm of torque at 6,000 RPM na may compression ratio na 10.0 is to 1. Bagong secured key shutter na kasama na sa integrated seat opener na di na hassle sa pagbukas ng under seat storage mo o kung ikaw ay magpapakarga. Equip pa din ito ng combi braking system na pag pumiga ka sa likuran ay nagbibigay din ng puwersa sa harapan. Side stand kill switch na di mo may start ang makina mo na magdadagdag ng safety sa iyo. Kung hindi ka pinagpala sa height ay pwede sa ito dahil meron lamang itong seat height na 742 mm at timbang lamang na 90 kg. New ACC power socket na di ka na mag-worry na malubat sa daan. Equip pa din ito ng kickstarter at syempre nandiyan pa din ang gulay board. New LED headlight na nagbibigay ng liwanag sa madilim na kalsada. Park brake lock na magagamit mo lalo na kung patirik ang daan. Para sa specs ng bagong Honda Beat, engine type 4-stroke single overhead cam air-cooled ESP. Displacement 110cc. Bore and stroke 47 by 63.1mm. Compression ratio 10.0 to 1. Maximum horsepower 8.88 horsepower at 7,500 RPM. Maximum torque 9.3 Nm of torque at 6,000 RPM. Starting system electric and a kickstart. Engine oil capacity 0.8 liters. Fuel consumption 58.2 kilometers per liter. Transmission type automatic V-Matic. Suspension type sa kanyang harapan, telescopic fork at sa kanyang rear, monoshock, unit swing. Brake type sa kanyang harapan, hydraulic disc at sa kanyang likuran, mechanical leading trailing. Tire size sa kanyang harapan, na 80 by 90 by 14 tubeless yan at sa kanyang rear, 90 by 90 by 14 tubeless din yan. Wheel type, cast wheel. Overall length, 1,877 mm. Overall width, 669 mm. Overall height, 1,074 mm. Curb width, 90 kg. Seat height, 742 mm. Wheel base, 1,255 mm. Ground clearance, 147 mm. Fuel tank capacity, 4.2 liters. What's up mga soy? Nandito tayo ngayon sa Honda Motorsports Angeles para i-vlog tong Honda Beat na standard version na may kulay na clipper yellow mga soy. So, standard version niya to ngayon na ito yung bagong release ng Honda Beat. So, susubukan natin yung seat height niya sa height kung 5'10 or inseam na 32 mga soy. Kita naman, flat-footed tayo at napakagaan lang ng Honda Beat mga soy. Sa gas, talagang matipid to. Position ng ating balikat, all goods din. Helmet check tayo mga soy, full face na helmet sa Honda Beat standard version. Di siya kasha mga soy, kahit pabaliktad natin yan. Subukan naman natin yung half face mga soy. Half face check, helmet. Di rin siya mga soy, pati dito sa kabila mga soy. What's up mga soy, ito ang bagong Honda Beat standard version, clipper yellow. Ito yung bagong release na napanood dito sa launch mga soy. Kita naman natin na mas iniba na yung kanyang headlight mga soy, LED na yan. Yung kanyang turn signal, bulb type pa rin. Gloss black yung pinaka front niya, fender niya. Combi brake system siya mga soy. Telescopic fork at disc brake ang preno mo sa harapan na round type na may single pot. Bali ang gulong mo dito ay federal siya, ang size 80 by 90 by 14 tubeless yan. Napakalinis rin ng dating ng Honda Beat ngayon mga soy. Ayan o, talaga napaka ano yan. Playful ng design niya dito mga soy. Tingnan nyo naman. Nag-blend yung blue, black. Ganda ng graphics dito. Dito sa kanyang side profile, medyo okay din siya. No? Mas naging siyang aggressive patalim. Ayan yung mga cuts niya mga soy. All good. At ito yung pinakadinagdag nila ngayon sa kanya. Itong seat, malito mo na siyang buksan ngayon. Hindi kumpara dati mga soy. Bubuksan mo pa sa likuran. Ito may quick ano na siya dito. Lalagay mo lang dyan sa seat. At bubukas na ito mga soy. Mas pinalaki na rin to no yung sa kanyang under storage compartment. Yung Beat oh, napakaganda, napakalinis din ng wirings. Syempre mas pinalaki na rin yung tank capacity nito na 4.2 para sa dati mga soy no. Yung seat niya maganda rin quality yung leather, alam naman natin basta Honda Beat no. Pag bubuksan mo yung animation niya mga soy ito bali ayan no. Nandiyan pa rin yung digital sa meron na siyang analog dito. So yung turn signal dito siya, echo. Pinaka busina mo, high beam low beam, turn signal left, starter. Ayan mga soy, yung grip niya, goods din. Napakaganda ng skin niya dito mga soy, sa personal. Side mirror, okay din oh. Di siya nakakaduling. Yung pinakaano niya, kumbaga windshield na maliit lang. Meron siyang Beat dito. Ito yung combi brake system mga soy. Pag pinreno mo to, mechanism na gumagalaw din dyan. Ayan diba mga soy. So ito yung pinaka handbrake mo to mga soy pag na-incline ka or traffic na daan. Di mo siya magagalaw niyan. Tapos yung size ng gulong niya sa likuran ay federal din to. 90 by 90 by 14.
Suspension niya all good, so napakapalo. Tapos air filter, syempre nandiyan pa rin yung kickstarter. Malubat ka man. Bali, pinaka-ilaw mo sa likuran. Bulb type siya, yung tail light. Tapos yung turn signal, bulb type din. Ayan. Ito yung preno niya, mga soy. Drum brake siya. Exhaust niya, may heat guard siya dito. Air-cooled. Kasi sa compression ratio niya, all good siya, mga soy, kahit air-cooled dyan, no? So, footrest, okay din. Siyempre, nandiyan pa rin yung gulay board. Dito pa rin yung battery. Dito may lagay ng inyong, pwede pa lagay ng gloves. May hook pa siya dito. Good morning, mga boss. Dito tayo ngayon sa Honda Motorsports Angeles, malapit to sa LTO. Ako nga pala ang SMA small bike ng Honda Motorsports, Ivan Carlo D. San Pamituan. Nandito tayo ngayon para i-demo itong unit na to. Ano nga ba ang upgradation nito mula sa dati? At mapapansin nyo naman, meron siyang bagong LED. Meron din siyang bagong AOCC socket, which is pwede na po kayong mag-charge ng phone habang nasa biyahe po kayo. Then, pinalawak din po ang luggage nito sa seat. Meron po siyang 12 liters and meron din po siyang fuel consumption na 67.7 kilometers per liter. Meron din po siyang fuel capacity na 4.2 at kandati meron siyang 3.5. Price po nito sa cash at available po to ngayon. 75, meron na siyang 3 years registration. Meron na rin po siyang inclusion na helmet, 2 years warranty. Meron din siyang free service, 3 coupons. At meron din siyang TPL insurance. Tapos, kung balak nyo din mag-avail ng installment, meron siyang 4-5 na down. Then, kung kukunin nyo siya sa 3 years, meron siyang 3,595, may rebate siyang 220. So, kung balak nyo din kunin ng 2 years, meron siyang 4-5, then 90 yung rebate niya. Kung 18 months naman, meron siyang 5,450, may rebate siyang 110. At dito ko na lang tatapusin ang vlog. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. Please follow nyo po ang page at i-share at i-like nyo na rin po. Maraming salamat. Ingat kayo. Ride safe!